Isang magandang araw na naman sa inyo mga Kamindurayong TV, dahil sana andito na nga tayo sa Norte ay aakyat nga tayo ng Benguet dito nga sa Baguio City at sisilipin natin yung isang magandang pasyalan dito, ang Burnham Park. Kaya samahan niyo muli ako sa biyahe ko. Andito na nga tayo mga Kamindurayong TV sa Marcos Highway at magtutuloy-tuloy na tayo papuntang Baguio City. Kapag ka pupunta nga pala kayo ng Baguio mga Kamindurayong TV, tatlo yung daanan dito. Ang una ay ang Cannon Road kung saan ay madadaanan ninyo ang sikat na sikat na Lionhead. Magandang dumaan dito kapag maliliit ang inyong sasakyan or small engine. At ang pangalawang daanan nga na papunta sa Baguio City ay ang Marcos Highway. Ito yung pinakang safe na daanan papunta nga sa Baguio City dahil maluwang malapad yung karsada dito. Kaya lang ito na nga yung naging daanan ng mga bus at trucks. At ang pangatlong daanan nga na papunta ng Baguio City ay ang Naguilian Road dito nga sa may Rosario, La Union. Pero pagka ikaw ay galing ng south ay hindi mo na nanaisin na puntahan pa yung Naguilian dahil mas malayo yun. Mga Kamindurayong TV, ilan na din yung ating nadaan ng mga tunnel gaya ng Kaibiyang Tunnel, yung tunnel sa papuntang Subic, pero itong nasa Marcos Highway, ito yung kakaibang tunnel sapagkat ito yung mayroong sigsag. Ang unang-unang gagawin natin mga Kamindurayong TV kapag ka nandito na tayo sa Baguio City ay pupuntahan muna natin yung ating inupahang hotel, ang Binis Hotel, sapagkat every time na kami ay aakyat ng Baguio ay dito kami tumutuloy. Sasabihin ko sa inyo mamaya kung bakit. Para dun sa ating mga viewers at mga Kamindurayong TV na hindi pa nakakapag-subscribe sa ating channel, ay pakiclick naman yung subscribe sa baba at papindot yung bell button para ma-update ko pa kayo sa ating pang mga upcoming vlogs. Maraming salamat po. So andito na nga tayo mga Kamindurayong TV sa parking area sa basement ng Binis Hotel at nagpiprepare na tayo para nga tayo ay umakyat dun sa ating room. Fifth floor yung ating room. Wala namang problema yung parking dito sapagkat malaki naman yung kanilang parking area dito nga sa basement. So ito mga Kamindurayong TV, pinapakita ko sa inyo yung labas ng Binis Hotel. Yan, mamaya ipapakita ko sa inyo yung loob para makita nyo rin kung ano yung itsura. Andito na nga tayo sa pinakang lobby area nila at kailangan nating i-confirm yung ating itinawag kahapon na booking. Kahapon lang tayo tumawag sapagkat hindi naman tayo nagplano yung ating pag-akyat sapagkat kadalasan ang lakad pag pinaplano madalas ay hindi natutuloy. So ito nga yung ating room na ibinigay nila, number 515, para dun sa mga mahihilig tumaya ng waiting. What? Check natin yung loob kung anong itsura. Yung kinuha namin ay pang dalawahan lang sapagkat dalawa lang kami nga na umakyat dito at walang sumama. We'll be right back.
So pasok tayo. Meron pa ditong isang pirasong biscuit, painita ng tubig, at may TV. Siyempre aircon kahit nasa Baguio kayo. Minsan mainit pa rin, at isang queen size bed. Yan. Ayos naman, malinis. Every time na pupunta kami ng Baguio City, dito kami sa Binis Hotel tumutuloy. Check natin yung CR. Pakita ko sa inyo yung CR. Yan, malinis naman. Maganda, may isang malaking salamin, towel, at meron namang hot and cold water. Meron pa ditong kaha di yero. Kung may mga importante kayong gamit, pwede nyo ilagay dyan. Labas ulit tayo, mga Kaminduraing TV. Pakita ko sa inyo yung pinakang hallway nila. Ito yung hallway nila. Yan. Tapos punta tayo dito sa veranda. At ipapakita ko sa inyo kung bakit dito kami humihinto sa hotel na ito every time na kami ay aakyat ng Baguio. Itong nakikita ninyo na street na ito, ito yung Season Road. Dito ginaganap, dito nila inilalagay yung kanilang night market. Malapit naman dito sa pinapakita kong ito yung SM Baguio. Tapos kapag ka lumibang ka dito sa pinakang overpass na ito, itong building na ito, ito naman yung palengke. Tapos maglalakad ka lang ng 100 meters, andun ka na sa may Bornham Park. Kaya kapag ka nga dito ka tumuloy sa hotel na ito, wala kang hassle, wala kang problema sa parking area. Mga Kaminduraing TV, andito na nga tayo sa Bornham Park. At naglakad nga lang tayo mula dun sa ating tinutuloyang hotel, sapagkat ito ay napakalapit nga dito. Susubukan natin na mag boat ride. Kapag ka pumupunta ako ng Baguio, dito lang talaga ako madalas pumunta dahil ito ay nakaka-relax. Tara, subukan natin mag boat ride. At ito na nga yung ating sasakyang bangka dito, kasama natin si brother, na tatayo na rin nating taga-Sagwan. Bukod sa taga-Sagwan, siya ay isa ring tour guide. Para hindi kayo panahan sa brother. Okay. Okay, tatayo na dyan yun. Okay. Ano to, Brad? Sarili mo? Ay, hindi, sir. Para na kay Kiano ka lang. Opo. Actually po, bahagi po kami dito ng DOT. Ako po si Gilbert. Ibig sabihin nun, Department of Tourism. Sa 200 po, pag kayo yung nagsagwan, meron po kaming 30. Sa 250 po, pag kami yung nagsagwan naman po, meron po kaming 40. Para dun nga pala sa iba nating viewers na hindi pa nakakakyat dito sa Baguio, ang Bornham Park ay matatagpuan sa downtown ng Baguio City. Ito nga ay na-design ng isang American architect dito nga sa Baguio City na nagngangalang Daniel Bornham. Kaya ito ay isinunod na nga dun sa kanyang pangalan. Para sa inyong kaalaman, mga Kaminduraing TV, itong lake na ito ay hindi talaga natural lake. Ito ay isang man-made. At ang tubig nito ay nanggagaling sa isang dam dito nga sa may Benguet province. At ito nga, mga Kaminduraing TV, ay na-establish noong August 6, 1925. So 98 years na itong Bornham Park. Kung sakali, mga Kaminduraing TV, at bibisitahin nga ninyo itong Bornham Lake at gusto nyo mag-boat ride, nasa sa inyo kung kukuha kayo ng taga-Sagwan, pwede naman kayo-kayo na lang.
After 20 minutes nga mga Kamindurain TV na ating pagsasagwan dito nga sa boat ride, ay tayo ay papatabi na at meron tayong pupuntahan na isang restaurant dito sa Baguio na dinarayo ng napakaraming tao. So mga Kamindurain TV, naglalakad na nga tayo papunta dun sa ating pupuntahang resto. Nalaman natin itong pangalan ng restaurant na ito dun nga sa ating taga-Sagwan. Matagal na akong umaakat dito, halos taon-taon ay nandito nga ako sa Baguio City, pero hindi ako nakakapunta dito sa restaurant na ating pupuntahan ngayon, na ito daw talaga ay pinipilahan ng napakarami tao. Mga Kamindurain TV, andito na nga tayo sa lugar na kung saan ay dito nga tayo kakain ng hapunan. Kung mapapansin ninyo yung mga tao na nasa likuran ko at dito sa harapan kong ito, lahat kami ay nakapila papasok nga dito sa loob ng restaurant. Ito raw ay 6 na palapag. Yung 6 na palapag na yun ay lahat ay kainan. Oh my God! Wow! Estimate ko mga Kamindurain TV ay mga 15 minutes na kaming nakapila dito. Ang suggest ko lang sa inyo bago kayo pumila dito ay kailangan kumain na kayo sa labas bago pumasok para hindi kayo abutin ng gutom. Joke lang mga Kamindurain TV. Tayo naman ay nakahandang mag-antay para malaman natin kung ano ba ang meron sa loob at kung gaano kasasarap yung pagkain nila. Ang pangalan nga pala ng restaurant na aming pupuntahan ay Good Taste. Malapit din ito dito nga sa ating tinutuluyang hotel. Sa wakas mga Kamindurain TV, after 25 minutes ng ating pagpila ay gumalaw na at tayo nga ay papasok na papunta dito sa loob ng kainan. Ang unang napansin natin mga Kamindurain TV dito sa restaurant na ito ay napakaluwag sa loob. Pero kahit ganoong kaluwang ang resto na ito ay parang napakasikip pa rin dahil nga sa napakaraming tao. Ay hindi lang waitress o waiter ang taga-serve nila, kundi meron din silang kasamang robot na katulad nitong ating nakikitang ito. Kapag ka itong robot na ito na ating nakikita ay huminto dito sa ating tapat, ito na nga yung ating orders. Ayun nga, umilaw na. Ito na nga yung ating order mga Kamindurain TV. Hindi naman gaano katagalan yung ating ipinag-intay. Kung tayo ay nag-antay ng matagal kanina sa labas, mabilis naman yung kanilang pag-response sa order mo ng pagkain dito nga sa loob. Ayos! Thank you! Bye-bye! Oh my God! Wow! At bukod na dun sa mabilisang response sa pag-order natin ay mukhang masarap naman talaga yung kanilang mga pagkain dito at yung kanilang gulay, siyempre nandito ka sa Baguio City, ay sariwang sariwa. Masarap yung kanilang pagkain dito at hindi rin naman gaanong kamahalan yung kanilang presyo. So mga Kamindurain TV, pagkatapos nga nating kumain dun sa ating pinuntahan kanina, kung mapapansin ninyo yung nasa aking background, ito na yung tinatawag na night market dito nga sa May Season Road, Baguio City. Yan. Para sa inyo mga kalaman mga Kamindurain TV at doon pa sa ating mga viewers na hindi pa nakakapunta dito sa Baguio City, ang isa sa main attraction dito lalo na kapag kagabi ay ang night market. Ngayon, pagka malayo kayo dito, una-unahan sa parking, yun ang nagiging problema. Itong overpass na ating nilalakaran ngayon, ito yung ipinakita natin nung araw pa.
At kung mapapansin ninyo yung hotel na yan na ipinapakita ko sa inyo, yan yung Venice Hotel. Kumbaga sa ano, tatawid ka lang, andito ka na sa may night market. Hindi mo kailangang magdala ng sasakyan. Dito nga sa night market ng Baguio City, mga Kamiduraing TV, napakarami laging tao dito, lalo na pagka weekend. Dahil nga sa tayo naman ay busog na, hindi na rin tayo kakain dito. Hindi lang mga pagkain, mga Kamiduraing TV, yung mga tinda dito, lahat halos ng item, bag, damit, sapatos, cellphone, accessories, lahat na halos andito. Dito kayo makakapamili ng murang-mura, mga Kamiduraing TV. At dito nga natatapos ang ating pag-explore, mga Kamiduraing TV, mula nga dito sa ating boat ride dito sa Bornham Park at sa ating paghapunan dito sa Good Taste hanggang dito nga sa ating pag-iikot sa night market. Maraming salamat sa lahat ng nanood.